Hey guys, welcome back to my channel. For today's video, it will be another haul and I will be showing you the items that I have purchased last 5/5 on Lazada and Shopee. So, let's go! As you all know, tuwing my sale or monthly sales, ang binibili ko talaga is mga makeup. So, I will be sharing most of the items that I will be sharing to you today are makeups. Isa lang ata yung item na hindi ulit. Para lang siya nung ano, part 2 nung mga haul ko. Kasi, parang para-paras lang, same brand, same product. Ang iba lang is yung shades and all. So, the first product that I'm gonna show you is a lip therapy oil. Oh, no. Mini Therapy Gloss. Claimed siya as gloss. This one is from Juicy. I think Juicy. I've tried this. Hindi siya nag-stain. And para lang talaga siyang oil. But it's a good product. And this one is very cheap lang. I'm gonna link the products down below sa comment if you want to check it out. So, yeah. Next is this lip glosses from Hypergleam. This is quite popular on TikTok. Sobrang ganda din ng formula nito. I've tried the both. I've tried both and I like Candy Apple. The downside for this one must be the scent for me kasi parang ano eh, amoy mantika siya for me lang ah. Hindi siya scented. Basta may parang bland na smell siya. So, ayan. But the formula, it's really a hydrating gloss. But this one is not plumping. Just a hydrating gloss. Next, we have here the products from Vice Cosmetics. This one. Ito, matagal ko na siyang gustong itry. Kasi sa mga napapanood ko, maganda tong cheeky blush. Parang siyang dewy blush, ganon. And I've tried this. Creamy yung formula niya, but not too creamy. Parang siyang, nakita ko na nga sa inyo. Ayan. Hindi thick na creamy. Parang creamy na tag dito. Medyo malamnaw. Konting-konting malamnaw. And then, mabang yung scent niya. Sweet. And this one, feeling ko ano to, underrated tong tint na to because I've tried this. This is in the shade Fresh Nude. Sobrang ano lang, subtle lang nung tint niya. Pero, ano, hindi siya namumuo sa gitna as in covered niya yung lips mo. And dewy talaga siya. And this one, I haven't tried this one, pero quite popular din siya on TikTok. That's why I bought it. It's still sealed. Next item are from Squad Cosmetics. These are the Coffee Pot and the Lip Mousse. So, ito, sabi nila, maganda daw to. But when I tried it, parang medyo patchy sa akin yung color. Siguro kasi, etong isa, light color siya, si Bleed. And si Gleeful maganda siya sa akin. Buo yung color niya. Pero, ano, meron talagang, ano, parang, what do you call that? Sinabi ko na kanina eh. Basta, ayun, parang medyo patchy siya. Pero sabi nila maganda to. I haven't tried it on my cheeks yet. And this one is from, these are the Hoppy Pot in the shade High School and Cheerleader. Ayan, kita niya naka-plastic pa siya. I've purchased two shades last month for 4. Yeah, and nagustuhan ko yung tawag dito, yung Hoppy Pot. So, I bought two more shades. Next one is from Moon Beauty. Yan.
ang daming nagsasabi na sobrang ganda daw nitong highlighter na to. So, pero ano, hesitant ako bilhin to nung una kasi ang mahal niya and maliit lang siya. Tapos, when it arrived, I don't know if you can see it, pero ang onti, hindi puno. Hindi puno yung laman niya. Shake kasi eh. Pero when it settled down here, hanggang dito lang yung laman niya. I don't know kung sakto siya sa claim nitong ano, packaging na 5ml siya. And malaki lang yung bote niya. Pero ang onti lang talaga niya, promise. Hanggang dito lang pag nag-settled down siya. Pero, if you try to use the product, maganda talaga yung lapat niya. Let's try here. Just gonna show you. Just to show you. By the way, I'm using here face glass from Sunny's Face. And papatungan lang natin na ano to? Glogasm. And this shade is Celestial. Ayan siya. But for me, para sa akin lang, mas maganda pa rin yung face glass and yung sa ano, Colorette Shimmer Tints. For me lang ah, halos kaparehas lang silang dalawa. And pares lang din ata pala sila ng price. So ayun, mas malaki yung shade range ng Colorette kaysa dito. Kasi yung sa Glogasm is dalawa lang yung shade niya. Moonlight and Celestial if I'm not mistaken. But this is a good product. I like it. Not too much though. Hindi ako yung wow. Pero this one is a good product. Next one is this Velvet Blush from BTL Cosmetics. Nagpa-poll ako na to sa IG if I should get the Hyper Clean Lip Gloss or itong Velvet Blush. So, dalawa yung binili ko kanina, diba? Yung pinakita ko sa inyo. So, dalawa-dalawa yung pinagpipilian ko. And then, ang dami nag-vote ng Hyper Clean Lip Gloss. Pero, hindi ako nakatiis. So, I checked out... Wait lang. So, I checked out these two shades. Bow and Luca. Meron ako na tong isang shade, yung pinakauna kong Velvet Blush, yung si Milky. Pero unang try ko kasi parang hindi ko siya nagustuhan kasi pigmented siya, as in super pigmented talaga. And then pag nilagay ko siya sa cheeks ko, parang for me ang blunt, parang flat siya pag nilagay ko kasi nga velvet siya. So parang ako, mas prefer ko yung subtle, yung may subtle glow and all. So, parang hindi ko siya pinapansin, pero wala. Para akong naaano, para akong nabubudol pag nanonood ako ng kung ano-ano. So, I tried to get this two. Ayan. And when I tried this two, nagandahan ako sa kanya. As in, ang ganda ng shade na to, Lucas. Lalo na itong Lucas. Sobrang ganda ng shade to. Next is from Colorette. Ayan. Parang hindi ako tawag dito. Hindi ako, sa kada sale monthly, hindi ako mawawalan na purchase from Colorette. So, ang laki nung... ang laki nung, ano nila, what do you call this one? Bubble nailer nila. Tapos, ito na yung binili ko. Si Alit. Grabe, kasa-kasa siya dito. Kahit irap mo ng 10 beses. Natawa lang ako nung dumating siya dito kasi ang laki ng bubble nailer. Pero I got the shade Cool Down. Actually, yung Easy Matte, hindi ako masyadong impressed sa Easy Mats. I'd rather have fluff mats or the powder pout. If on a budget, get powder pout. But if not, you can try the
fluff mats. Pero itong cool down kasi na shade, nakita ko siya sa TikTok, dun sa isang pinafollow ko na TikToker. And ang ganda ng shade niya, so I got this one. Last 4-4 kasi, I got Felt Youth and the Blur Balm. And then, hindi ako masyadong impressed. So, I didn't plan to buy more shades. But, this shade is exceptional. And I tried this one. Pero, may pero. Pero nung tinry ko siya, meron siyang kaparehas na kulay. So, maybe I'll try to make content about dupes, colors, and the formula. Ganon. Next. Okay, next one. Tapos na yung mga sa Shopee. This one is from Lazada naman. AC & Co. Ayan. Actually, ito. Hiwalay ito. Ito yung una kong binili. Tinry ko lang yung lip mousse nila. Pero ang ganda ng formula niya. Promise. Tapos nagandahan rin ako sa shade. Yung formula niya is like from Happy Skin, yung Lip Mallows. Yung Lip Mallows, sobrang ganda. Promise. Yun yung favorite ko na parang lip product as of now. Pero nung na-try ko tong lip mousse, ang ganda talaga din nito. Ang ano lang, mas gusto ko lang yung Happy Skin kasi amoy coffee. And then, parang hindi siya mabilis mag-settle. Ito kasi, nung tinry ko siya, ang bilis niya mag-set sa, parang lagi mo sa cheeks. Pag ano mo, may stain na agad, hindi mo ma-blend. Yun naman sa Happy Skin, pwede mo pa siyang i-blend. Pero both lip product stains. So, when I tried this one, ang ganda niya. This is in the shade Fatal. And then, kinuha ko din yung isang shade na Smoke Blush. Yan, magkaiba sila ng packaging. I don't know why. Maybe because this one... Yung nakalagay kasi dito, Alex Gonzaga eh. Ayan. Collection ni Alex Gonzaga. So, ayun. Gusto ko pa kuharin yung ibang shade. Pero kasi, ang medyo mahal din kasi to. $399 ata to. $349. $399 ata. So, ayun. Ito kasi, isa nito is $200. Tapos ito, meron siyang P-Highlighter Slim Stick. Sobrang subtle lang nito. Kayang i-mimic ng ibang mas murang highlighter. Pero libre lang naman siya. Pero parang defective ata yung item na to. Kaya nila finreebie. Freebie. Para pag inopen mo kasi siya, nalalaglag yung product. So, yeah, whatever. Next na tayo! Next is from Maybelline. Ayan. Naka-sale lang din to kaya binili ko eh. Yung Line Tattoo High Impact Liner. Ayan yung gamit ko ngayon na liner. Yan. Hindi ko siya gusto. Honestly lang ah. Kasi, di ba, sabi nila, maganda daw yung eyeliner ng Maybelline. Katulad nung, ano, yung Hyper Sharp ba yun, yung red, yung yellow. But this one, maganda naman siya pag ini-swatch mo. Pero, mabilis siyang matuyo. Kaya, hindi ako makagawa ng flick yung patusok. Yan. Pero pag sa akin na bigla siyang natutuyo. Yan. Nahirap. Ay, shemay! The fudge! Mikey, ginagawa mo. Magsasaya ka ng ink. Next and the last one for the face product is this one. From Face Republic, the Crystal Glow Whitening Cream and Cica Gel Moisturizer. So, etong Crystal Glow Cream, bumili ako kasi nung nakaraan, bumili ako ng Glow Up Cream sa Face Republic. And then, meron siyang free na limang Crystal Glow. And unfortunately, parang medyo drying yung glow up. Parang ang ginagawa niya lang, pinapaputi niya lang yung mukha mo. Parang nag-iiwan lang siya ng white cast. More like white cast yung cream. And then, the rest, sobrang dry na for me. So, it's a no for me.
Kaya ayun, nung na-try ko yung ano, na-try ko yung glow, ano to, crystal glow, na-try ko yung crystal glow. Ang ganda nito, promise. Parang glass skin ka, tapos hindi siya ganun kapute, pero may glow talaga pag nilagay mo siya. So, ang ganda nito. Bumili na ako ng isang tube, isa sa tube, and then may free ulit siyang 5. And then, ano din, mild lang yung scent niya. Yung isa yung sa glow up cream na inis talaga. ang strong kasi ng scent niya. So, yeah. And etong Cica Gel Moisturizer. Hindi ko pa siya na-try. Yeah. Nag-base lang ako sa reviews ko ano yung ano. Kasi itatry ko kasi yung mga ano nila, products nila. Kasi I'd like this one. And then, eto, nagustuhan ko din to, yung sunscreen nila. Yan, freebie lang to. Pero ayan, nagustuhan ko. Siguro ito yung next kong bibilhin sa Face Republic. And last but not the least, ang pinaka-pa-epal and walang sense, walang connect sa mga hinol ko ngayon. Ang pala kay Kyla. So, yung, ayun, kung nanood kayo nung last haul ko, bumili rin ako ng ano, kada haul ko, basta kung nanonood kayo ng haul ko, kada haul ko, sa dulo, Tala by Kyla talaga yung pinapakita ko. Kasi every sale, every monthly sale din kasi, nagsisale sila, like mystery mystery. So, ayun, bumili ako, pero isa lang yung binili ko sa sale nila. Itong mysterious necklace. Bibili ka ng isang mysterious necklace. So, hindi mo alam yung nasa loob. Pero ito yung nakuha ko. Hindi ko alam kung anong collection to eh. Diba? Nagagandahan kasi ako sa mga necklace ng Tala. So, if may opportunity, bumibili talaga ako. And this one, ito sobrang ganda. Promise, ang ganda nito. Tada! This one is a fox. Kung ano nakikita nyo eh. Yan, ang ganda diba? So ayun, natatanggal na ata yung falsies ko. So that is all my purchases from Lazada and Shopee. If you want to check it out or add it to your cart, just check the description box below and I will be leaving the links of this product. So I will see you on my next video. Bye!